Mga kapuso, tuloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhang pangkalusugan, particular na tungkol pa rin po sa tinatawag na Bell's Palsy sa mga kabataan. Ano nga ho ba ang Bell's Palsy na ito sa kabataan at gaano ba kadelikado at paano ho ba natin sila matutulungan na makaiwas dito? Panoorin po natin ito. Bukod sa mga gamot at pain relievers, maaari rin daw magpa-therapy ang may Bell's Palsy. Gaya ng transfer of energy, capacitive and resistive therapy. Nakatutulong daw ito sa sirkulasyon ng dugo sa mukha. Ayon kay Dr. Sherwin Gan, isang physiatrist, moderno raw ang paraan nila ng pagtherapy sa mga pasyenteng may Bell's Palsy. So before we apply the device to the patient, no, we apply small, a pea-sized cream from the lower quadrant, circular motion lang, upstroke. The patient usually will feel warm. Ngayon, instead of using the electrode, no, we use it the bracelet accessory. Ito is directa to the electrodes. Then the electrodes will go directly to the face of the patient. Ito gamit ang kamay ng therapist. Okay? So makakaramdam ng init ang pasyente, no? The energy will transfer here sa through the bracelet going sa kamay ng therapist, then we'd go directly sa face ng pasyente. Gumagamit din sila ng infrared lamp. Cover natin yung the unaffected side of the face, cover the eyes to avoid a direct contact. Focus the IR lamp directly at least 3 feet in distance from the patient face. So meron siyang heat, no? We're going to apply it for 20 minutes. We need to check the patient kung kamusta, no? Na hindi nagbe-burn yung mukha niya. At electrical stimulation para gisingin umano ang ugat sa mukha ng pasyenteng may Bell's Palsy. Every time na magpa-fire ng electrical stimulation, makakaramdam ng pasyente ng twitching, no? Kaya contraction. Maari raw umabot ng 6 to 8 sessions ng therapy para bumalik sa normal ang mukha ng pasyente. Ang Bell's Palsy maaaring umatake anumang oras o nasaan ka man. Bilang cashier sa isang pribadong kumpanya, maraming nakakasalamuhang tao at hinahawakang bagay si Glyza Ganyas. Araw-araw raw ang pasok niya kahit pa nang magkaroon ng pandemya. Agosto noong nakaraang taon, habang nasa trabaho, nakaramdam ng matinding sakit ng ulo at tenga si Glyza. Nung naka-work na ako, naramdaman ko na sa right ear ko, sumakit po siya ng todo. Pero hindi ko pa nakikita yung itsura ng mukha ko. Pero naramdaman ko na parang may mabigat yung pakiramdam. Nung pag-uwi namin dito sa bahay, nakita ng sister ko, mother ko, na iba na daw yung itsura ko kasi nga ano, parang tabingi na yung ano, yung mukha ko. Di syempre ako, nagpanik ako. Akala ni Glyza na mild stroke siya dahil hirap na rin siyang magsalita at kumain. Pag sinabi nating Bell's Palsy, hindi po na igagalaw yung half of the face complete, no? Mula dito sa taas papunta sa baba. Yun ang kaibahan sa stroke kasi pag sinabi mong stroke, central facial palsy yon. So ibig sabihin, usually ang affected lang dito lang sa lower part of the face, no? As compared with Bell's Palsy, talagang hanggang dito sa taas, no, complete, no, yung facial palsy nila. Ang matinding sakit ng ulo at tenga, inakala rin ni Glyza na facial spasm. Usually yan, pag sinabi mong hemifacial spasm, continuous yung contraction, no, ng mga muscles dito sa face mo. So, as opposed to Bell's Palsy na hindi mo maigalaw, yun naman, continuous naman na nakakontract yung half of the face. Kaya medyo grabe yung sakit nun. At saka usually ang cause nun is may ugat na medyo na bumabangga doon sa facial nerve natin, which is causing the irritation doon sa facial nerve. Kaya laging nagko-contract yung mga muscles mo dito. Nahirapang kumonsulta sa doktor kaagad si Glyza dahil nasa kalagitnaan tayo noon ng lockdown. Nag-search ako sa Facebook ng mga may Bell's Palsy. Tapos nakita ko yung group ng
ng Bell's palsy, tapos parang may nakita ako doon na sinuggest nila na doktor. Sinabi niya sa akin na mag-picture nga ako, mag-video ako ng mukha ko na yung isa nakataas yung kilay, ganun, naka-smile, ganyan, tapos yung parang galit, para makita niya yung line ng forehead, ganun. Tapos nung nakita niya nga, na-confirm na ano nga siya, facial paralysis nga, na Bell's palsy. Tinuloy-tuloy lang daw niya ang pag-inom ng gamot na nireseta ng kanyang online doctor hanggang mawala ang kanyang pagkangiwi. Pero ang hindi inaasahan ni Glyza, sunod na nagkaroon ng Bell's palsy ang 12 anyos niyang anak na si Riley. Ano po, kasi may pasa po kami noon. Tapos parang nagluluha po yung mata ko. So, dinay ko po sa salamin, nagpicture ako na tinry ko po pumikit. And yun po, nakita ko na hindi na po sumasara yung isa kong mata. Noong gabi po, sumakto yung ilalim ng tego po. Parang kumikilot po. Siguro same day, bumaksak na yung facing niya. Tapos yung suding niya, yung lips niya, hindi na din po pantay. Hindi na din yung ilong niya, hindi na din po natataas, ganun. Nag-o-online class si Riley at kasalukuyang nasa grade 7. Noong nagkaroon ng Bell's palsy, umiwas si Riley sa pagpapakita ng mukha niya sa video sa takot na mapansin ang kanyang mga kaklase. Pagod at puyat ang kalaban ng mag-ina, kaya't inaalala nila na maaaring ito ang naging sanhi ng kanilang kondisyon. Ako, katulad niya po eh, dahil sa online class, laging nakatutok sa computer. After ng computer, sa cellphone, tapos biglang maghihinamos ng mukha. So, parang feeling ko, pagod yung mukha mo, tapos bigla kang naligo, ganyan. Kumonsulta ulit sa neurologist online si Glyza para naman sa kondisyon ng kanyang anak. Umabot ng halos 2 buwan ang facial paralysis ni Riley na lubhang kinabahala ng kanyang ina na nauna nang gumaling. So ako, natakot ako, baka hindi na bumalik. Lalo na nung natapos ko na yung gamot ko, parang sabi ko, hala, bakit hindi, walang nagbabago. So mas nagkaroon ako ng takot na nako, lalo anak ko nung nagkaroon, umiyak ako. Kasi sabi ko, bakit pati yung anak ko nagkaroon? Parang nakakahaba to. Hinala rin ni Glyza ay maaaring nahawa ang anak niya sa kanya at nagmula ito sa pagiging exposed niya sa iba't ibang tao gawa ng kanyang trabaho. Kaya ngayon, labis na nag-iingat ang mag-ina sa kanilang mga makakasalamuha. Just like any other viral infection, na-expose tayo, no? Pwedeng may nakasalamuha tayong katabi natin or kasama natin sa bahay or sa workplace, galing sa tao, pwedeng hindi nag-practice ng proper hygiene. So, matatransmit niya yung virus to other people. So, very important pa rin yung we always observe proper hygiene practices. Bukod sa pagiging malinis sa katawan, sinisiguro rin niyang masustansya ang kanilang kinakain. May healthy lifestyle at regular na nagsasagawa ng facial exercises. Hindi namin alam na yung katawan na pala namin sa suffer. Huwag naman sana kung maulit man, parang mas alam na namin siyang i-manage. Ang sakit o virus man, walang pinipiling panahon, lugar o biktima. Sakali mang tamaan ito, huwag sana unang umiral ang takot. Dahil ang unang sasagip sa atin sa anumang kapahamakan, malinaw na pag-iisip at matatag na kalooban.